sa murang edad, nagsimula na si Jolina magtangal na mamuhay sa ilalim ng mapanuring mata ng publiko. Ngunit sa bawat unos na hinarap niya, ni minsan ay hindi nawala ang mga masusugid niyang tagahanga sa kanyang tabi. Isa na rito si Aling Ponsing Katibog, 15 taon ng miyembro ng Jolina's Circle of Friends. Tingin ko sa kanya, little sister, at saka talagang napakabait niya. Kita ko kasi role model pa. Tapos kita ko kasi yung kanyang pagmamahal sa pamilya. Dapat lang siyang kabahan dahil may alam ako na hindi alam ng karamihan. At dahil nakababatang kapatid na nga ang turing ni Aling Ponsing kay Jolina, at halos araw-araw niya itong kasama, siguradong wala nang maitatanggi si Jolina sa Fan Face Off Edition ng Don't Lie to Me. Kaya naman ngayon, susubukan natin ang tibay ng lie detector machine. Pagdating sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga intrigang kinakaharap ni Jolens, sino nga ba ang aamin at sino ang mabibisong nagsisinungaling? Sa unang pagkakataon, Jolina Magdangal versus Aling Ponsing. Magkakabukingan na dito sa Don't Lie to Me. This is it mga kapuso, ito nga po ang Don't Lie to Me Face Off Edition. At first time ang fan at ang kanyang idol magpe-face off. Mukhang relax na relax na si Ate Ponsing. Ayan, magandang hapon sa iyo ate. Matanong ko lang, ilang taon ka na ba fan ni Miss Jolina Magdangal? Ayan, gamitin mo ang mikropono, mahina. 11 years. 11 years ang bongga-bongga. Tignan mo nga naman, Jolina, 11 years, nakakaloka tong fan mo. Ang dami nga itong alam. So, kamusta ka naman, sis? Ikaw ba'y kinakabahan ka na? Ang ka-face off mo, eh, fan mo. Kinakabahan ako kasi 11 years na nga niya akong kilala. Kaya, baka mamaya mayroon ako mga nasasabi na hindi ko alam na nasabi ko pala. Or, ati po, si umayos ka. Baka madulas, diba? Nako, masaya ito. Masaya ito. Ako personal sa mga fans ni Jolina. Pero teka, bago yan, eh, ito na po, nako. Yung nga pala, ha? Yung last week, yan dahil na-perfect ni Mr. Ogie Alcacid ang ating lie detector test. Kaya naman ang pinabid natin ang bonggam-bongga kong bracelet, ang sweet bracelet na napalaluna ni Christian Pelagio ng Tanza, Cavite. Congratulations! Nagbid siya ng piso at 21 cents. Ang sosyal. Ayan. Mapapasa iyo. Antayin mo lang yung text kung paano makukuha ang sweet bracelet na yan. Naku, bongga yun, Christian, dahil meron yung power. At ngayon naman, kung sakaling may isang line na lumabas, ay maaari po kayo magbid ng bonggam-bongga sa bag ni Miss Jolina Magdangal. Ayun o! Ang ganda, araw-araw daw ginagamit ni Jolina yan. Pero para sa mga fans niya na gusto magbid, pwedeng-pwede kayo, basta unique ang inyong bid. Pero, ngunit susubal na tapat na perfect, pag na-perfect naman ni Jolina at saka niya, ati Ponsing, ati lie detector test. Naku sister, tinan mo ko ano yung pinapabid ko. Naaalala mo ba yung fur coat ko na yan? Yan yung mga panahon na kami po ni Jolina ay lagi magkasama. Lagi kami naka-fur coat dalawa. Oo naman. Si Jolina pa nagpa-fur coat, nasa uso. My best friend tayo naman. Ako pa nagpa-fur coat, mukhang oso. Nakakaloka, kaya mabuti na ipabid ko na ngayon yan. Nakakaloka ito. This is it, this is it. In case na mag-lie ha, text UBID space your bid and send kagad sa 4627 for all networks po yan. Sige na. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Importante lamang, Jolina at Tita Singa, dapat medyo sabay ang pagsagot ninyo ng yes or no kasi ito po ang face-off edition. Alright, eto na ang unang tanong. Alam ng lahat na recently ay nanggaling lamang sa isang breakup si Miss Jolina Magdangal. Pero ngunit, subalit na rapwat kapansin-pansin na iba ang glow ni Miss Jolina Magdangal these days. Tila bagang naka-move on na siya. Kaya naman ang tanong, Ate Ponsing, Jolina, totoo ba na may bagong manliligaw ngayon si Jolina? Don't lie to me. Yes or no? Yes! Yes! Sabay sila! Sabay na nag-yes! Si ate talagang yes na yes! Hopefully, madulas si ate kung sino. Sige! Sabay naman na nag-yes, Chief Inspector Corpus. Ano nga ba pangalan ni Papa Inspector? Ano ka nga ba? Sungkuan, ayan. Si Inspector Sungkuan. Uy!
In fairness, oh, parang terno, parang pinainting ang digital lie detector test ng dalawa, oh, ng fan at ng idol. Iisa ang kanilang breathing pattern. Tila ba kasabay na sabay? Iisang thoughts, iisang heartbeat. Halos sabay din pagpawisan. Chief Inspector Corpus, is it a truth or a lie? Truth? Inspector Sungkuan? Nagsabi niya naman totoo si Ate Pusing. Ayun, alright. Ang gusto ko malaman, ikaw, nakita mo na ba yung manliligaw? Okay, gamitin yung mikropono, huwag kang mahiya. Nakita mo na, na-meet mo na? Sa picture. Sa picture pa lamang. So, ano nakita mo sa picture? Ano ka ba? Tama na, tipo. Pabor ka ba? Ano nakita mo sa picture? What? Pabor ka ba naman? Nagustuhan mo yung itsura sa picture? Of course. Of course naman daw. Sister, kailan mo namin yung makikilala? Lagay niyo ang makinga. Sige pala ito. Relax ka lang. Ganun talaga. Mag natetense. Sana ano. Basta makikilala niya rin siya. Hopefully this year ha. Ano naman? Hopefully this year. O syempre naman. Marami siya. Sige. Inet. Nako! Eto na! Marami pa ako ninyo kakayanin ang mga susunod ko pang katanungan kay Miss Julina Magdangal sa pamamalik ng Showbiz Central. Diyan lang kayo. Na ang susunod na tanong. Julina, marami ang natuwa sa baliktambalan ng inyong love team ni Mr. Marvin Agustin. Palakpakan naman natin. Siyempre, maliban sa dear friend, bago mag-Showbiz Central after na SOP, ang adik sa'yo, Monday to Friday po yan sa GMA Telebabad. Congratulations sa ate, sister, ha? Oo nga, saya-saya ang taping. Alam nyo, kayo talaga ni Marvin, the best ang chemistry niyo. Wala na, this is it na kayong dalawa talaga. At talaga naman, ha? At, eto na ngayon. Dahil nga dyan sa bonggang-bonggang rapor ninyo at baliktambalan ninyong dalawa, eh muling lumabas ang mga bulong-bulungan, ang mga espekulasyon ng mga matatabilang dila. Pinag-uusapan habang nasa call center pag nagko-coffee break, sa batis habang naglalaba, sa school habang recess. Marami talagang matagang bulong-bulungan na kaya daw bonggang-bongga ang rapor ninyo ni Marvin. Eh dahil noong araw, eh nagkaroon daw kayo ng relasyon? What? Parang ganyan na nga. Kaya naman sa iyong pagkakaalam, Ate Ponsing, Miss Julina Magdangal, take two? Nabibirse palsy ako. Once and for all, bulol. Nagkaroon nga ba ng tunay na romantic relationship si Marvin at Julina? Yeah! Naging mag-shota nga ba si Marvin at si Julina noong araw? Julina, Ate Ponsing, don't lie to me! Yes or no? No! Uy, sabay na sabay! In fairness, ha? Hindi nagtitigan, hindi nag-usap, sabay na sabay na nag-no. Ang tanong, is it the truth or a lie? Unahin muna natin, Inspector Corpus, sabi ni Julina, no. Is it the truth or a lie? Ayan! Ay, walang buhay! Oya! Gusto ko may buhos buhay! Dali kasi ako sa ospital sa labas ng mga taga St. Luke's. Pero at least natuwa yung mga snaps, may sweldo na sila. O, teka lang, mamaya ka na umapila, Julina. Inspector, ito pong si Ate Ponsing ay nag-no din. Truth or lie? No. Sayaw na naman ito! Buhos buhay! Yes or no lang ang sagot pero muli-muli ka. Shake it, sweep from your head down to your feet. Please don't know what I'm gonna deny. But you know, don't tell a lie. Mabibinat ako. Mabibinat ako sa inyong dalawa. Mauna ka na. Alam mo din na yung mga tapos-tapos na nung araw para... So talaga naging close friends lang talaga. Hindi, pero ano naman, parang nagkaroon kami ng understanding ni Marvin na may gusto kami sa isa't isa. Pero, sandali! Ayan na! Wait a minute, ha? Pero,
sinasabi niya kasi, nag-mag-on kami, sinasabi ko hindi. Dahil wala namang official na okay tayo na, wala namang ganun. Pero sabi niya, oo daw. Eh baka akala niya. So niligawan ka ba ni Marvin o hindi mo lang nasagot? Parang ganun ba? Hindi, naging sweet naman siya sa akin. Ayun. Dati. Alright! Ikaw ba sa mga fans mo ni Julina? Bayar ba kayo si Marvin na makatuluyan ito in the future? Ikaw, Ate Ponsing. Kung saan siya niligaya? Wow! I love it! I love it too. Fan mo nga ito, mahusay sumagot. I love it. At syempre ba talaga naman, baka naman natin Miss Julina Magdaral. Thank you! Ate Ponsing.